guys, magandang umaga po. Welcome po muli sa aking channel. Ngayong umaga, ibabahagi ko po sa inyo itong essential characteristics of an experimental research in education. Pero bago ako magbahagi, nais ko po muna kayong anyayahan na mag-subscribe sa aking channel at pakiclick yung notification bell upang ma-update po kayo sa susunod ko pong mga videos. Paki-like and share na rin kung magugustuhan ninyo itong videong ito. Kaya simulan na natin. Essential characteristics of an experimental research in education. Ito ay ayon kay Prampel and Wallen. Ang una dito ay comparison of groups. Sa pagkandak ng experimental research, mayroon tayong dalawang grupo na isinaalang-alang. Ang una dito ay yung experimental group at yung pangalawa naman ay ang control group. Ang experimental group, ito ay grupo ng mga subjects na nilalapatan natin ng treatment. At yung control group naman, ito ay yung grupo ng mga subjects na customary ang ating ginagawa. Halimbawa, kapag ikaw ay nakapag-develop ng isang instructional material sa pagtuturo ng subject na iyong itinuturo, yung instructional material na yan ay ipapagamit mo sa experimental group at yung control group naman, marahil gagamitan mo ng libro na iyan naman ay kadalasan na ginagamit natin sa pagtuturo. At yung dalawang grupo ay bibigyan mo ng measurement o di kaya ay post-test. At ang resulta ng post-test ay pagkukumparahin mo. At kung sakaling lumabas na mas mataas ang performance ng experimental group kaysa control group, nangangahulugan iyan na ang iyong treatment na instructional material ay epektibo. Nakakatulong sa pagpaunlad ng performance ng estudyante. Pangalawa, yung manipulations of independent variable. Sa pagkandak ng experimental research, mayroon tayong tinatawag na independent variable at saka dependent variable. Ang sinasabing independent variable, ito yung nagiging dahilan para mag-produce ng outcome. At yung dependent variable naman, ito yung outcome natin. Ang manipulation na sinasabi natin ay minsan ikinakategorize, ikinaklassify natin according to degrees. At mayroon tayong tatlong pamamaraan. Ang una dito ay one form of variable versus another. So isang category or isang type, isang form ng variable at isa pang form ng variable. Halimbawa, ang iyong independent variable ay teaching strategies. Ang teaching strategies mo ay malamang mayroon kang tinatawag na inductive at saka deductive strategies. Pagkukumparahin mo ngayon yan.
At iyan ay isang pamamaraan para sa manipulation ng independent variable. Pangalawa ay yung presence versus absence of a particular form. Halimbawa, gusto mong malaman kung epektibo ba ang assignment sa pag-improve ng performance ng mga estudyante. Ikaw ngayon ay magkakandak ng experiment. Yung isang grupo, bibigyan mo ng assignment at yung isang grupo naman ay wala. At pagkatapos ng experiment na ito, ang susukatin mo ang kanilang performance. Kung alin sa dalawang pinagbigyan mo ng assignment at yung sa wala, ay siyang magkakaroon ng mataas na performance kapag ikaw ay nagbigay ng measurement or di kaya ay post-test. So ito ay isang form ng manipulation. Yung mayroon o di kaya ay wala. Pangatlo ay yung varying degrees of the same form. Halimbawa, ang iyong independent variable ay reading period or the length of reading. Ang reading period mo, mayroong varying degrees. Mayroong 10 minutes, 20 minutes, at saka 30 minutes. Ngayon, itong tatlong degrees na ito ay in-experimento mo sa tatlong grupo. Mayroong isang grupo na ginamitan mo ng 10 minutes, pangalawa ay 20, pangatlo ay 30. At kapag pinagkumpara mo ang resulta ng kanilang post-test at kung alin doon yung mas mataas ang performance, ibig sabihin mayroon kang magiging conclusion. At ito yung varying degrees of the same form. Independent variable, classify mo into varying degrees. Pangatlong characteristic ay yung randomization. Sa pagkandak ng experimental research at pag-a-assign ng mga subjects sa experimental at sa control group, nangangailangan ka ng random selection. Pag sinabing random selection, ang bawat individual sa isang population ay may pagkakataon na mapili bilang subject sa experimental research. At ito naman ang esensya sa pagkakandak natin ng experimental research. Pinipili natin randomly ang inilalagay sa experimental at saka control groups. Okay? So ito yung mga essential characteristics of an experimental research in education. Bilang buod, ito ay ang comparison of groups. Pangalawa, manipulation of independent variables. At pangatlo, yung randomization. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng puong may kapal at lagi pong mag-iingat.